Ito pala yung mga kakailanganin guys sa pinakbet, mga ingredients ng pinakbet. Isda, ayan, lalagyan ko siya ng isda. Kamatis, luya, sibuyas, tsaka ano guys, naglalagay ako ng kamote. Ayan, instead na kalabasa kasi mostly sa amin ng mga Ilocano. Kamote ang nilalagay namin guys kasi marinamnam yung yung pinakbet. Ayan, tapos lagyan ko siya ng chicken powder, pangpasarap. Ayan, at saka bagoong, boneless. Saka okra. Ayan, lagyan ko ng sigarilyas. At saka ang palaya. Saka yung bilog na talong. Ayan, bilog na talong. May bilog na talong. Ayan, saka maliliit na talong guys. Ito ang masarap pang pakbet talaga guys, yung maliliit siya. Wala kasi yung ano, wala akong nakita yung mas payat pa dito. Ito kasi matataba. From Thailand ito siya guys. Itong mga gulay. Ayan. Thailand kasi yung nagtitinda. Kasi sa, pag, sa Philippine shop, mahal yung ano, yung gulay doon. Ayan, umpisahan na natin guys. Luluto ng pinakbet ng Ilocano. Ayan guys, tatanggalin ko muna yung mga matitigas na part ng mga gulay. Ayan. Saka hatiin lang guys sa gitna. Ayan. Buti walang uod. Tapos, ibabad sa tubig para hindi mangiti. Maganda siya guys kasi yan walang uod. Yung native to siya guys na ano, talo, ang palaya. Maliliit. Ito guys, tinatanggal ko lang na dulo at saka yung kulay. Ito naman guys, ayan, tanggalan din ng dulo-dulo. Dulo-dulo. Tapos, hatiin lang siya guys. Ayan. Ayan guys, umpisahan na natin lutuin ang pinakbet. Ayan, lagay natin yung kamatis. Maraming kamatis guys, para masarap. Tsaka sibuyas. Yan ang sikreto guys ng magluto ng pinakbet. Maraming ingredients. Luya. Ayan, lagay lang yung luya. Tsaka yung kamote guys. Kasi ayaw ko yung, ano guys, laging ginisang. Ayaw ko talaga yung mga ginisang pagkain.
bihira lang ako kumain guys ng mga dinisang pagkain, puro ano siya. Ayan guys, lutuin muna natin ang mga ingredients ng kamatis. Tsaka yung kamote, kasi yung kamote is medyo matigas, kaya unahin mo muna natin lutuin. Ayan guys, tignan natin. Ayan, pwede nang ilagay yung talong mga gulay. Lagyan ko siya ng sili guys. Ayun, para mabango siya. Pagpabango. Yung madaling maluto guys, dito lang sa ibabaw. Yung matagal maluto, yun sa ilalim. Kasi marami pang hindi nakakaalam guys paano magluto ng pinakbet, kagaya ng kapatid ko. Hindi marunong magluto. Tapos, ipaibabaw natin yung para hindi madurog yung isda. Ipaibabaw natin. Tapos, lagay natin ang baguon. Ayan, guys. Yung ano lang guys, sakto lang. Kung medyo matabang siya guys, asin na lang yung idagdag. Tsaka yung pangkalasa, chicken powder. Ito yung nilalagay ko guys, kaysa sa bitchin. Kasi pang vegetable talaga to siya. Pang vegetable. Pero all around ko, ginagamit. Hindi siya matapang guys, yung ano, yung panglasan niya. Ayan, tapang natin. Kung gusto niyo ng maraming sabaw guys, dagdagan niyo ng mga half cup siguro na water. Ayan. Ako gusto ko yung sakto lang yung ano, sabaw niya. Ayoko yung ano, yung maraming sabaw. Ayoko rin yung dry. Gusto ko yung may konting sabaw siya guys. Ayan, check natin guys. Kulo na siya. Ayan, nagsasabaw siya guys. Diba? May sabaw. Actually guys, hindi ko siya hinahalo. Iba yung inaano ginagawa ko panghalo. Check natin. Ayan, guys. Malapit nang maluto. Ayan na siya, guys. Diba ang ganda? Ang gandang tignan.
Di ko na siya nilagyan ng sabaw, guys. Ayan. May sabaw naman siya kunti. Ayan. Mas masarap kasi pag walang sabaw. Kunti lang yung sabaw. Natin. Sakto lang, guys. Yung alat niya. Hindi siya matabang. Hindi rin siya maalat. Ayan. Luko na. Luko na siya, guys. Ibang ganda ng aking pinakbet.